Ma, ano masabi mo, may mga bago ka ng gamit? Salamat. Kasi nahirapan ako magmugtugo sa 20 kilo. Gamit namin yung ano yun. Nandero ng rice cooker. Hi everyone! Welcome back to my channel! Ayan, so for today's video, kung napanood nyo yung video na latest upload ko na meron na nga kaming bentilugan at ihawan. Wow! So, meron akong in-order na mga equipments na magagamit ni Mama doon sa ihawan tsaka sa pagluluto niya ng bentilugan. Magagamit niya talaga sa paninda. So, laking gulat ko kanina kasi kahapon ko pa talaga ito inaantay. Dumating na siya ngayon, pero isa pa lang. So, hindi ko alam kung kailan darating yung iba. And ang wini-wish ko, sana ito muna yung ihawan kasi mas kailangan to ni Mama dahil nga nanghihiram lang kami ng ihawan. Ayoko naman makarinig ng ibang salita na may ihawan kami tapos nakikigamit lang kami. Syempre, thankful naman ako sa nagpapahiram sa amin. Wow! Pero kaya ako bumili nito para meron na din kaming sariling ihawan and para may magamit na din kami sa bahay. Kasi syempre nakakahiya naman na totoo naman nagtitinda ka tapos wala kang sariling gamit. So kaya kahit papano, pinupundar ko or inuunti-unti ko yung pangangailangan ni Mama sa paninda para wala akong maririnig na sumbat o salita sa ibang tao. Aww. Sobrang thankful ako sa lahat ng nagpapahiram ng gamit sa nanay ko. And syempre sa lahat ng natutuwa, lalo na kalaate ko lay Mama yun ilimusi. Sobrang thank you po talaga. So ngayon, i-unbox na natin to. So ako na yung nagbukas kasi surprise ako to kay Mama. Pero syempre, pagdating ko dun mamaya sa bahay, sobrang busy niya, sobrang aligaga niya. So, ang gagawin ko, i-unbox ko na siya ngayon. Tapos, kaya ko din siya i-unbox para may proof ako na baka mamaya may sira to. So, makikita sa video kung makikita, ano, kung may sira to. So, ngayon, bubuksan natin siya. Ayan. Bubuksan lang natin. Don't worry mga mima kong fresh na sanitize ko na to kagad. So, thank you kay Aye kasi si Aye nag-receive nito. Sinabi niya lang to sa akin kanina. So, thank you, yes! And so, ang galing ng packaging nila. Sobrang safe talaga. Ay! Ito na yung portable barbecue ni Mama! Oh my God! Ang galing! Saan ko niyak to? Ito na! So, in-order ko to mga Mima sa Shopee! Oh my God! Sobrang nakakatuwa! Maiyawan na yung nanay ko! Ayan, so, tignan natin kung gano'n siya kalaki. Kasi, kung saktong-sakto ba, tapos dun sa tindahan ni Mama. Oh my gosh, I'm so excited. Kala mo, alam ko itong i-assemble. Ay, oo, bongga nga to. Bongga to para sa ihawan ni Mama. Kasi, ganito lang din kalaki yung ihawan ng nanay ko eh. Aww. Thank you so much, Happy, and hihintayin ko muna na dumating yung ibang package ni Mama. And Mama, tignan natin na yung reaction niya kung anong feeling niya na meron na siya yung sariling ihawa. So, baka i-ano ko pa to, i-upload ko pa to mga tatlong ano pa. Kasi kailangan kong antayin yung iba. Kasi kailangan kong antayin yung iba para makita niyo kung ano ba yung mga equipment. And sa revenue, nag-iisip ako ng iba pang bibiling equipment kay Mama. Wow! So, ayan. Next ko palang bibiling sa nanay ko ay ref. Dahil nga meron kami bentilugan. And kailangan niya na maraming stock kasi wow! Yung nanay ko lagi siya nagigigit sa akin na nalugi daw siya sa bentilog dahil kinain ng pusa yung ano niya, hotdog kasi naiwan niya. So, ang ginagawa ni Mama, nakikilagay siya tapos minsan nakakalinig pa siya. Ganun. Kaya gagawin ko, ipupundar ko talaga lahat ng pangailangan ng nanay ko. And ayun, yun yung bala kong bilhin sa next revenue. So, ang mga binili ko talagang equipment sa kanya, itong ihawan, mga kawali, tapos yung bag. Kasi yung nanay ko, ano yan, makakalimutin. So, kailangan niya talaga ng body bag dito para nandito lang ilagay niya ng pera kasi nalalaglag niya minsan yung wallet niya. So, syempre, ayoko naman nakita ang ganun yung nanay ko na yung pinaghirapan niya is mawawala lang sa isang igloo. So, ayun na. Oh, perfect na siya, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan ang portable barbecue ni Mama. So, ayan. Saktong-sakto. So, abangan niyo pa yung next na equipment na para sa nanay ko. So, ayan, nandito tayo sa bahay. And kasama ko sa yun, si Mama. Kaya ganito yung itsura namin. Kasi galing kami dun sa ihawan namin. And kakatapos wow! Lang namin magtinda dun. So, ipapasok ni Mama kasi para makapagpahinga na siya. And kanina pinakita ko na sa inyo na dumating na ang ating barbecue grill, yan. So, nung punta ko dito, biglang nag-chat sa akin sila, Joben, yung mga bayot, na dumating na doon ang isa ko pa in order. Ayan, so, umorder din ako ng 5 pieces cookware set para sa
bentelog ni mama. Tapos ito naman ay para sa ihawan ni mama. So, ibibigay na natin kay mama. Tayo ka dito, matanda din ang Facebook mo sa loob naman. Ayan. So, ayan. So, ma, ano masabi mo? May mga bago ka ng gamit. Salamat. Salamat. Kaya ako magmukulo sa bentelog. Gamit namin yun, eh. Nandero ng rice cooker. Oo, gamit niya. And kaya ko din binili si mama ng gamit kasi tulad na sinabi sa inyo, ayoko nang nakakarinig ng imang salita galing sa ibang tao. And thankful naman ako sa mga nagpapahiram. Pero yung mga taong, di naman natin masisisi kasi gamit naman nila yon. Kaya wala tayong magagawa kung magbamaylitas nila. And buti na lang hindi ko naririnig kasi nanay ko sa akin lang nagrarant yan. So, ato ma, sa video ko na in-upload kahapon, maraming nagtatanong bakit daw ang mura ng bentelog natin? May kinikita pa ba daw tayo? Mayroon. Kasi, yung sa pag-ano lang hindi, yung pagbabudget ng mga, ano, taladungan, na i-divide ko yun. So, lumalabas siya ng 23 pesos times na sa 20, edi 400 na. Wow! Sa 400 na yon andun na yung bigas, pati yung itlog. Kasi ang dami nagtatanong mo dahil sobrang mahal daw ng bilihin ngayon sa pandemic, yung magkano yung hotdog, 15, yung itlog, 10, yung kanin pa daw, 10. Dapat daw yung mga tinda natin nasa 35 to 40. At syempre, kailangan din namin maging business-minded and kailangan magiging mabenta yung tinda namin. So, hindi namin kami magbibenta and si nanay ko, hindi namin nagbibenta ng paluge. So, nag-iisip lang kami ng mga strategy na kung saan mas mapapabilis na mabenta yung tinda namin. Tapos, pangmasa talaga, tsaka sakto lang naman yung serving and hindi talaga nalulugi. And sa mga ihaw-ihaw mo naman daw ma, may balak ka pa daw na magdagdag ng mga gusto, ano pa daw yung mga gusto mong itinda pa? Ano, kasi mas maganda yung syempre yung mas ano ng tao. Mas mabili yung gusto nila eh, kaysa magdagdag pa ako eh. Lagi naman yung nanap niya sa akin, kundi yung paa ng manok, isaw ng manok. Oo, yung tapos, para sa kaalaman nyo, ang mga babenta sa ihawan namin ay isaw ng baboy, paa, dugo. Kasi yun na yung inaadobo kasi ni mama lahat talaga bago niya ano. And sobrang sarap na sarap yung mga tao dito. Wow! And eto ba, kung may isa ka pang wish na equipment para sa pagtitinda mo, ano yun? Ref daw! Bakit ref na? Kasi siyempre, hindi naman araw-araw na uubos yung tinda ko. Mayroon talagang araw na may matitira, pero madali naman. Sa isang linggo siguro, parang hindi, madali naman naman may tira. Kung kailangan naman may tira. Kaya lang, mas maganda yung may ref. Parang nakakapag-stock ako ng mga frozen foods, yung mga hotdog. Kasi mas makakamura ako pag gano'n yung mga kilo-kilo ko nang binibili. So yun na tulad lang sinabi ko sa inyo, yan, naghahanap ako ng ref kahit second hand lang. Kasi ang plano namin, hindi kami kasi magdadala ng mga lumang gamit pag nagkaroon kami ng bagong bahay. Kasi yun daw yung pamahiin nun. So wala talaga dapat. Kaya ang ginawa ko, sabi ko kay mama, bibilang ko na lang siya ng second hand na ref. Tapos pagdating ng revenue ko, tutulungan ko siya makabili ng mga stock niya para maraming hindi na siya pabalik-balik sa palengke. Or kung mamamalengke na siya, konti na lang yung bibilin niya. So hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa panonood. And syempre, sa mga bayut, sa patuloy na pagsuporta sa paninda namin. Kung alam niyo lang kung nakamagkalo sila sa paninda namin sa opening namin. And sobrang thankful ako kasi tinanggap nila yung invitation ko. And upload na yun ang angle kung mapapanood yun. Nagmukbang sila ng bentelog gamit yung bentelog namin. Wow. So maraming salamat sa inyo, BNT. And syempre kay mama, ang wish ko sana magpatuloy-tuloy na tong business natin. And sana maging, ano, madagdagan pa yung paninda natin talaga. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. And maano yung mga message mo sa mga sumusuporta sa akin and sa mga nag-comment sa'yo. Okay, magsawang sumuporta kay Bebang. Thank you sa mga, ano, nag-comment na nalulugi ba na ba? Hindi, actually, hindi naman nalulugi. Kahit paano, nakaka-recover ko yung kunin ko tapos yun yung inaano ni mama, hindi niya kasi nagkaroon ng malaking tubo. Ang gusto niya makakain ng maayos mga kapatid ko. Ay naku, kung alam niyo lang talaga kung gaano din kami kalakas
pag kumakain talaga yung mga kapatid ko, kumukuha ng inihaw pa tatlo-tatlo. And hindi nagre-reklam yung nanay ko kasi yun naman yung goal niya na magkaroon ng kinakain yung pamilya namin. Wow! And para iwas gastos din. So, again, maraming salamat sa panonood ng video. Kung natuwa ka sa akin video, don't forget to like and share this video. And mag-subscribe na kayo sa akin channel. Dahil mga ikaw, bye!